So mga tol, mamaya na nga po ang bakbakan sa pagitan ng undisputed super middleweight world champion Canelo Alvarez versus unified middleweight world champion Gennady Golovkin. Ito nga po ang kauna-unahang laban ni Golovkin sa timbang ng super middleweight division. Inakyat nga po nito si Canelo para sa pagkaharap nila sa trilogy. Maraming nagsasabi mga tol na hindi na daw kakayanin ni Triple G si Canelo Alvarez dahil may edad na nga daw ito at nasa prime ngayon si Canelo. Pero may mga nagsasabi mga tol, kung matatandaan daw natin, ang huling laban ni Triple G ay nanalo siya, samantalang ang huling laban daw ni Canelo Alvarez ay natalo siya. Kaya baka masilat daw ni Triple G itong si Canelo. Magiging judge nga ulit mga tol ang dalawang hurado na nagpanalo kay Canelo Alvarez noong pangalawang laban nila ni Triple G. Hindi naman nababahala si Triple G mga tol, bahala na daw ang mga judge sa laban nila. Kung si Dimitri Bibol nga daw, natalo si Canelo Alvarez ng malinis, pumabor daw ang mga hurado kay Bibol. Kaya kung magagawa din daw ni Golovkin na ma-outbox itong si Canelo, maaaring paboran din daw siya ng mga hurado. Samantala, ibinahagi naman ni Canelo Alvarez ang laban niya na sobra daw siyang natakot. Ito nga po ang laban niya kontra sa British na si Amir Khan noong 2016. Umakyat nga po ng middleweight division si Amir Khan upang makasagupa ang Mexican superstar. Ngunit sa laban nga po na yon, alam naman natin na masaklap ang nangyari kay Amir Khan matapos siyang patulugin ni Canelo Alvarez sa round 6. Ayon kay Canelo mga tol, labis umano siyang natakot sa laban na yon. Nag-alala daw siya sa kalagayan ni Amir Khan nang makita daw niya itong nakahandusay sa lona. Kaya imbis na magdiwang daw siya ng pagkapanalo niya, nilapitan pa daw niya itong British boxer para daw tingnan ang kalagayan nito. Bukod dito mga tol, may birada nga din si Canelo Alvarez sa unified welterweight world champion na si Errol Spence Jr. Ayon kay Canelo mga tol, walang pag-asang manalo sa kanya itong kasalukuyang hari ng welterweight division kung sakaling magkaharap daw sila. Hindi naman daw sa minamaliit niya itong si Spence dahil magaling daw na champion ito. Ngunit hindi daw porket na magaling si Spence ay kaya na daw siyang talunin. Sa kabilang banda naman mga tol, lumipad na nga po pa US ang former IBF World Super Flyweight World Champion na si Jerwin Angkahas. Napag-alaman nga po natin, nakahapon nga po ito tumungo pa US para ipagpatuloy doon ang kanyang pag-iinsayo, paghahanda para sa rematch kontra kay Fernando Martinez. Una na nga pong lumipad pa US noong nakaraang linggo, si Nayumer Marshall at Jonah Sultan. Kung matatandaan natin, na undercard nga po itong si Marshall sa laban ni Jerwin Angkahas, kaya dalawang Pinoy po ang aabangan natin sa October 8. Magiging tatlo pa nga ito mga tol kung matutuloy din ang laban ni Vincent Australabio. Sa kabilang dako naman mga tol, may isa nga pong Pinoy ang mapapalaban sa South Africa. Ito nga po ay si Ray Rakinel. Kakalabanin nga po nito ang taga South Africa na si Landile Shege sa October 23. Nakataya po dito ang bakanteng titulong WBO Junior Bantamweight Intercontinental.